Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, sa video natin is ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin yung ating MikroTik Offline Hotspot User Script Generator. Important note for viewers. Any content of this video is for tutorial purposes only and this is not for sale. And the video you can watch today is based solely on the experience, experiment, and research of the owner. Vans J is not professional nor certified in this field. If you wish to continue, follow the instructions carefully and proceed at your own risk. So bago pong lahat, nais ko pong munang magpasalamat sa naging mentor ko nito dati kung paano gamitin yung Macro Excel at BBA, si Engineer Philip Tanduyan. Sa kanya ko natutunan kung paano gumawa ng mga Macro Excel at BBA program dati. At sa mga mas gustong makilala po ako, so paki-visit ng itong YouTube channel ito, Jean Grace JG Official, at paki-subscribe lang po katulad ng pagsuporta ninyo sa akin YouTube channel. Maraming salamat. So ngayon, gagawin natin yung demo kung saan gagamitin natin yung ating offline hotspot user script generator. Una, so kailangan muna natin yung hotspot settings para sa ating server at user profile. Bali, dito sa ating hotspot generator, script generator, meron tayong apat na sheet. So, ngayon, meron tayong script generator, meron tayong code inventory, at dito rin yung script. Then, yung hotspot settings natin at yung vouchers settings. Print vouchers. Yan. So, since dito tayo muna sa hotspot settings, yan. So, dito, kailangan sa server. So, nandito yung pangalan ng server nyo. Dito. Open ko yung Winbox. Dito tayo sa hotspot. Sa user. Sa servers. Dito. Kung mapapansin nyo, dito pag, sa pag-generate natin. Yan. Kapag click natin to, automatic nang nandito yung default, yung all. At yung ilalagay nyo na hotspot server. So, ito. Hotspot 1. So, nandito din siya. Kasi nilagay ko dito sa ating hotspot settings. So, kung iba yung name, so palitan nyo lang. Or kung meron pa kayong iba, idagdag nyo lang dito. Automatic na siyang mag-a-addon. Lagyan natin ng new server. Ayan. Balik tayo dito sa script generator. Ayan. So, automatic na siyang nag-a-add dito. Yan. So, yan yun lang sa server. Then, dito sa profile, is ito yung user profile na nandito rin sa Winbox dito. So, dapat tugma yung mga names. Example ito, PHP 20. And dito is, nandito din siya. So, kung meron kayong, kung iba yung pangalan, so, kopyahin nyo lang. Dapat match sila kung anong nandito sa user profile. For example, dito sa ating sample is ito lang. Ayan. Yung default, huwag nyo lang ilagay kasi automatic na siyang nandyan sa ating user form. Then yan. Ito, 90. So, magdagdag tayo. New profile. Ayan. Pag-click natin dito, check natin. So, andito na siya. New profile. Ayan. So, yan lang ang dito sa ating hotspot settings. So, dito manual natin ilalagay yung mga settings din natin sa hotspot natin. Bali guys, take note lang. So, itong ginagawa nating
offline generator is hindi po ito kapalit ng alinmang mga user script generator na ginagamit nyo. So ito is tulong lang din kung meron malayo yung mga server nyo sa inyong bahay, tapos wala kayong available na computer doon. So pwede nyo gamitin ito as temporary na user generator. At pagkatapos, generate kayo dito, tapos paste nyo lang doon sa server nyo. Sige, next natin na gagawin, since tapos na tayo dito sa hotspot settings natin. Next is yung pag-generate ng codes and script. Yan. Ito ang pinaka-main na, I think, alam nyo naman to kasi almost same lang ito sa mga user generators natin, especially sa Micmon. Mostly, yung interface na ito is ginaya lang natin sa interface ng Micmon. Kasi mostly sa ating mga gumagamit ang Microtech sa hotspot is user, yung user generator na gamit natin is Micmon. Dito, tandaan nyo lang or take note lang, meron tayong maximum na 500 codes. So kung meron na kayong existing natin codes dito, so bali 490 na lang yung pwede nyong i-generate kasi nilimit ko lang yung number of codes na pwedeng ilagay natin dito sa ating script generator na sheet. For example, ngayon gagawa tayo ng 20 codes or yung users. Tapos yung length. So, kayo na bahala. Pinaka-minimum kong ilagay is 5. Then, meron tayong maximum na 10. So, kayo na bahala kung anong length na gagawin nyo. So, mas mataas yung length, mas madali siyang i-generate. Kung mas maliit, yung katulad itong 5 or 6. So, medyo may katagalan siya. Kasi, nililock upan niya kung merong match, so escape niya, so gumawa ulit siya ng panibagong code. Kaya, suggested ko na gumamit kayo ng mas mataas na codes. Yan. Example, yan lang ang code length natin. Then, prefix, so ito yung variable na pwede nyo i-add. Example, sa first ng codes nyo, yung character, maglagay kayo ng variable, for example, V, so lahat ng codes na i-generate nyo, yung first character is merong V. Yan. Then, yung character, so nakadepende niyo kung anong gagamitin yung character dito. Yan. By default, ito yon. Yung mix, small letters and numbers, yung nilagay ko. So, pilihan kayo kung anong gagamitin ito. So, pinaka-suggested ko is itong mix, capital letters and small letters and numbers. Yan. Then, time limit. So, optional lang itong dalawa, itong time limit at data limit. So, kung wala kayong nilagay na time limit or data limit, pwede din gamitin lang. So, kung meron kayong validity dun sa nilagay nyo na profile, so, pwede nang hindi kayo gumamit ng time limit. So, optional lang ito kung gagamitin nyo. So, pwede din gumamit kayo dito. Example, yung profile na gamitin natin is 1 hour. So, pwede natin lagyan din lang limit na 1 hour. So, data limit. So, mostly, hindi naman gumagamit lalo na kapag naka-unlimited yung ating ISP. So, lagyan lang natin ng sample. Sample 100 MB, comment, test, yan, server. So, kayo na bahala kung anong gamitin yung server. Then, profile, yung sa para sa 1 hour. Yan. Then, after nyan, after yung makomplete, click generate lang.
Yan. So, meron na tayong 20 codes. So, hintayin nyo lang lumabas itong message box. So, lalabas siya. Tapos na yung pag-generate. So, click OK lang. Yan. So, meron na tayong codes or script na nandito na pwede natin ilagay doon sa Winbox. Then, meron ditong feature na kung maraming code, so pwede nyo i-click ito, no? Direct ito sa bottom. And, balik siya sa top. So, paano ba natin i-copy ito doon sa Microtech or sa Winbox? So, yan ang susunod natin na i-discuss. Ito. So, paste generated script to terminal. Yan. So, minimize lang natin. So, para makopy natin to, pwede niyong i-manual. Hindi pala mo manual. So, click lang talaga itong copy. Copy na button. Copy. Automatic nang copy yan. Mula dito sa taas hanggang sa dulo. Yan. So, after makopy, punta na kayo sa Winbox. Tapos, open ng new terminal. Right click, then paste. Wala pala tayong profile na 5. Gawa mo ulit tayo. Pasensya na, wala pala tayong profile na 5. PHP 05. So, ang gagawin natin is clear muna natin to. So, paano i-clear? So, click nyo itong clear. Then, yan. So, automatic ma-delete na yung mga user codes or script. Generate ulit tayo. Quantity 20. Yan. Prefix. V. Yan. Kaya na bahala. Time limit. 1 day. The limit. 1 gig. Then, commit, test, profile, 20. Yan. Then, generate. Okay. Yan. Then, click copy. Ngayon, punta tayo sa Winbox. So, dito sa users, tingnan natin. Open tayo ng new terminal. Then, right click, paste. Yan. So, automatic nang nalagay dito yung mga ginawa natin na script. So, kung naka-remote kayo, gumamit kayo ng remote Winbox, so, pwede ninyong gamitin ito. So, make sure lang na hindi masyadong madami yung gagamitin nyo kasi baka hindi kakayanin ng remote access nyo. So, kung hindi pa kayo marunong or hindi pa kayo nakapag gumagamit ng remote Winbox, so, pag-click lang yung link na nasa itaas para masundan nyo. Ngayon, balik tayo dito sa ating user generator. Yan, so, tapos na nating makopy yung or sample nating makopy yung ating script sa ating Winbox. Ngayon is add script to inventory. Ayan. So, anong kaibahan ng inventory sa dito sa script generator? So, dito yung inventory, yung code inventory, lahat ng codes na gusto nyong ilagay dito o yung script, so, pwedeng ilagay nyo dito sa code inventory. Kasi dito sa user generator or sa script generator, meron lang tayo maximum na 500. While dito sa code generator, so meron tayong up to 5,000 na users or script na pwede nating i-add dito. Or kayo na bahala kung mas marami pa, pero suggested na hanggang dito lang. Huwag nyo namang masyadong damihan yung
paglagay niyo dito sa inventory. So, balik tayo dito. Paano ba i-add ito sa inventory? Click lang itong add script to inventory na button na dito sa itaas. Click add script to inventory. Then, pag nagpop up ito, click yes lang. Yan. So, successfully add ito inventory. Check natin sa inventory. Yan. So, nandito na ang lahat. Yung mga code. So, check natin. Ito, VG. JZ. Then, bottom. Yan. So, same sila. Yan. So, ganun lang pag transfer sa or pag-add sa ating inventory. Yan. So, sample tayo. After nyan, so, meron din tayong export script to text file. Yan. Since ang na-try ko is up to 100 codes lang ang pwedeng i-copy ko from dito sa generator papunta dito sa Winbox. Hindi ko alam kung sa ibang device kaya ba. Since half-light lang yung gamit ko. Kapag nag-generate ako ng 150 na codes, so parang hindi niya kaya. So, try niyo lang sa device niyo. Pero may alternative tayo dyan na hindi na kailangang i-paste or kapag nag-error tayo ng nag-error kasi more than sa capacity dito sa new terminal yung ginawa natin. So, meron tayong alternative niyan. Itong mag-export tayo sa text file yung ginawa natin. Sample natin is itong code na to. Pwede natin export file text. Yan. So, click OK to export the file. Okay lang. Then yan. So, tapos na. So, lahat ng codes na nandito ay automatically export na to text file. So, kung saan nakasave itong offline generator nyo, yung Excel file, so, nandun din nakasave yung na-generate natin na text file. So, open natin. Ayan. So, ito. So, ito yung script na na-generate natin. Ayan. Open natin. Ayan. So, ito yung code na last. Check natin. So, same. Ayan. Ayan. So, automatic niya yung na-save. Close natin. Ayan. So, ngayon, next na gagawin natin is import script text file to terminal. So, bago natin gagawin ito is gagawa muna tayo ng 1,500 na codes or script. Then, import natin yung text file sa terminal ng Winbox. Gagawin natin is remove muna natin to dito sa inventory para yung 1,500 codes ang magamit natin doon. So, clear lang natin. Yan. Then, back tayo sa generator. Clear lang natin dito. Yan. So, ngayon mag-generate tayo ng 3,500. Yan. So, pwede nang walang prefix. Yan, wala dyan. Comment. Test. Default lang. Pwede na. Generate. Hintayin nyo lang lababas yung mag-pop up yung message. Natapos na yung pag-generate. And then, babala lang. So, sa mga
lower-spec na mga computer or yung maliliit na memory, yung RAM. So, hindi suggested na mag-generate kayo ng maraming codes. So, test nyo lang kung hanggang ilang kaya yung ilan ang kaya ng computer nyo mag-generate ng codes. So, sa akin, ang ginagamit ko ngayon na PC ay may wrong 8GB na RAM. Pero parang wala tong video card. So, check nyo lang sa performance ng PC nyo. So, nagbabari yung pag-generate ng codes. Nakadepende sa performance ng inyong PC. Yan. So, tapos na. So, meron na tayong 500 codes. Yan. So, ito yung codes na ngayon. Ita-transfer natin sa inventory para makagawa tayo ng 1,500 na codes para gagamitin natin na pang-import doon sa ating sa Winbox. Yan. So, add script to inventory. Yan. So, check natin. Code inventory. Yan. So, meron tayong 500. Balik tayo sa generator. Then, clear lang natin ulit to. So, kung offline kayo mag-generate or mag-print ng code, so, bago nyo i-clear, so, huwag kalimutang dito muna tayo sa print codes. Dito sa panglima. So, panglast lang natin tong import. Print muna. So, after nyo mag-generate, kung gusto nyo mag-print, so, optional lang to. Meron tayong ginawang layout ito sa vouchers. Yan. Yan. Pwede nyo click dito. Yan. So, meron tayong bali 16 page. So, itong 16 page is the base lang ito sa number of codes na ginawa natin. So, ito meron siyang hotspot name. Yan, merong hotspot name dito. So, ito pwede nyong baguhin ito. For example, wifi lang yung ilagay nyo. So, yan. So, magbabago na yan. Then, yung price. So, kayo na bahala. For example, 30. Yan. Then, yung time. 3 days. Yan. So, yan. Ito yung sample na codes na or voucher template na ginawa natin. So, print preview. Yan. So, meron tayong bali yung total dito is 32. Dapat sundin nyo dito yung number of page. For example, print preview. Print. Yan. Sample natin is wala kasi tayong printer. So, ang gagamitin natin is save as print lang natin as PDF. So, masave siya as PDF. So, from page 1 to page 16. So, yun ang i-print natin. Okay. Yan. Then, save nyo lang kung saan nyo gusto. So, script or vouchers. Save. Yan. Printing. So, open natin. Dito rin yun. Yan. Yan. So, yan ang yung mga vouchers na pwede natin i-print. Gamitin natin. So, bali 16 dito. Yung 500. So, next is wala na. Kasi walang up to 500 lang yung na-generate natin. Yan. So, balik tayo doon sa pag-import ng ating file. So, tapos na tayo dito sa pag-print ng voucher. Then, dito sa pag-import, so, meron na tayong 500. So, gawin natin 1,500 yun. So, clear lang natin yung data dito. Yan. And generate ulit tayo ng 500. So, mag-error to kapag lumagpas tayo. For example, ganoon natin 501. Yan. So, 500 lang talaga ang limit dito sa
dating generator. Code. Since offline ito is suggested ko lang or mas maganda para maiwasan natin yung same codes. So, gumamit kayo ng prefix. So, every time nag-generate kayo, for example, madami yung codes na gamitin nyo. So, mas maigi na gumamit kayo ng prefix. For example, first generate nyo, lagyan nyo ng A. Tapos, dito. Yan. Turn yan. Okay na yan. So, test lang natin. Then, yung comment. So, time limit. Kayo na bahala kung lagyan nyo. Data limit. So, optional lang na yan. Turn yan. Kung kompleto na, okay na yan. Generate. Then, hintayin lang natin mag-pop up yung message. Bali dito din sa limits, yung sa time limits, ang unit natin is H is hours, D is days, then weeks is W, then sa minutes is M. So yan ang gagamitin natin. So huwag kayong gumamit ng M sa month kasi sa minutes yan. Yan. So, minsan matagal siya kapag madami yung codes na generate natin. Yan, okay na. Yan, after maka-generate. So, after yan, huwag kalimutang i-print ulit. Tapos, kung gusto nyo i-add sa inventory, yan, so meron tayong 500. Add script to inventory. Yes. Okay. So, checks inventory. So, meron tayong 1,000 codes dito. Yan. Balik tayo sa top. Then, balik sa generator. Click ulit. Kung try nyo mag-generate dito, tapos meron na kayong active na 500. Kahit 1 lang yan. Yan. So, hindi na pwede. So, dapat gawin natin is clear talaga itong active na codes dito. Yan. Then, generate 500. Gawin natin 10 or 8 lang din. Then, 8. Then, prefix natin is B. So, next generate natin. Para mas secure talaga na hindi mag duplicate yung ating code. So, pero least chance naman yung ganito kahaba na character. Pero para sure tayo, since offline yung pag-generate natin, so mas maiging lagyan natin ang prefix. Pero nasa send nyo na yan. Kung konti lang naman, pwede nang wala. Time limit, 1 day. Comment, test. Okay na yan. And generate. So, kung mapansin nyo, nilagyan natin ang prefix. Lahat ng codes na mag-generate nito is merong nakalagay na B sa first character nito. Basta kung mag-generate kayo, hintayin nyo lang mag-pop up yung message. So, huwag nyong interrupt yung pag-generate niya kasi mag-crash yung file natin. So, laging tandaan na mag-generate lang kayo ng kaya sa performance na PC nyo. Okay? So, meron tayong 500. Then, add ulit dun sa inventory. Yan. Yan, balik tayo sa inventory. So, meron na tayong total na 1,500 script. So, bakit ginawa ko itong ganito kadami?
para ito sa pang-isahan na lang yung paglagay natin sa winbox. Kasi hindi pwedeng mag-paste tayo ng ganito karami na codes or script sa new terminal kasi maghahang yung or mag-error yung winbox. Yan. So after nandito na yung ating mga codes, dito sa script generator meron din tayong export to text file. So itong lahat ng codes. So kung hindi nyo i-add dito sa inventory, pwede lang. Pero kung gusto nyo yung mas marami pa yung sa maximum 500 natin, so pwede nyo i-add dito sa inventory natin. After yan, pwede nyo export to text file. Yan. So, madali lang yung pag-export. Check natin sa ating file. So, laging tandaan, yung exported na file is kung saan nasa-save itong Excel file. So, nandun din yung ating exported na user text. Ito. Yan. So, open natin. So, yan. So, ito na yung lahat ng user script na na-generate natin. So, export ito. Text file na siya. Ngayon, gagawin natin yung pag-import dito. So, nahuli lang ito. Import script text file to terminal. Ayan. So, open tayo dito sa Winbox. So, check nyo. So, ito lang yung current na users natin. So, pwede nating remove muna to. Yung una nating na-generate. Yan, test. Tapos, open natin yung files. So, ganito pag import ng user codes gamit ang text file. Tapos, dito, drag lang natin yung file. Ito, then, i-drop natin sa labas. Yan, huwag natin pasok dito sa ating hotspot folder. Yan. So, andito na siya, user script. After nyan, ma-paste natin. So, pwede na nating close to. Then, ngayon, open tayo ng new terminal. So, para import natin yung lahat ng script na nandun sa text file. Gagawin lang natin is, kailangan natin kunin itong file name ng ating text file na nandun sa files ng Microtech. Yan. Then, ang gagawin natin is type lang natin import, paste natin yung name ng ating file, tapos .txt. So, yan. Import. Then, yung name ng text file, tapos yung extension, then click. Okay. Yan. So, nagsimula siyang nag-import. Yan. Hintayin lang lumabas itong script file loaded and executed successfully. Yan. So, ganyan lang yung pag-import gamit yung text file natin patungo sa Winbox through terminal. Yan. So, tingnan natin. Meron na tayong 1,530 available na users. Yan. So, ito yung mga test codes na nilagay natin. Yan. So, yan. So, kung naka-remote kayo, so, paste nyo lang yung text file dito sa files. Yan. Through remote. Then, execute through dito sa new terminal, yung script. Ang gintanan, import, name ng file text, tapos yung extension. Then, pwede nyo lang i-delete itong file dito sa file list. Yan. So, pwede nang after nyo ma-generate yung codes dito. Yan lang. So, balik tayo dito. Yan. So, kung okay na kayo dito,
na-generate nyo na. Hindi nyo kailangan dito sa inventory. So, pwede nyo i-clear. Ayan, clear. Balik tayo sa generator. Then, dito. So, kung okay na din to. So, basta before nyo i-clear, make sure na kung need nyo i-print yung vouchers. So, huwag kalimutan i-print dito. Then, kung okay na, clear lang yung data. Ayan. So, ayan. So, okay na. Then, maggamit nyo ulit ito. Save. So, ito yung features natin. Meron tayong copy. Itong copy sa codes dito. Clear. Yung data. Remove niya. Save. Ayan. Then, dito, itong mga button na ito is mag-direct dito sa another sheets. So, print vouchers, hotspot settings, then code inventory, or dito sa script inventory. Yan, balik dito. Then, itong export to text file. So, dito, export text file ang data dito. Iba naman itong nandito sa code inventory. Yan. So, I think, yan lang ang lahat. So, kung bali itong file nito, itong Excel file is, i-upload pa rin natin sa ating FB group. So, libre nyo itong ma-download at magamit. At, pa-check na lang po at kung ano pa yung mga pwede nating improve or meron bang mga bugs sa ating program para ma-revise natin. So, malaking tulong na din yun. I think yun lamang po. At sana makatulong ito sa inyo, lalo na dun sa mga malalayo sa kanilang MikroTik server. Pwede nitong gamitin pang generate ng codes. I think hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panunod sa ating YouTube channel. Thanks for watching. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell to get updated for the latest videos.